وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Mga magulang, mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tandaan po natin na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay sa atin ng babala. Nagbigay sa atin ng babala hinggil sa mga kasalanan na siyang magiging sanhi upang tayo ay masadlak sa kaparusahan sa impyernong apoy. Nagbigay sa atin ng babala si Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O kayong mga nananampalataya, iligtas nyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga mahal sa buhay, mga pamilya, mula sa apoy, mula sa naglalagablab na apoy na ang panggatong nito ay mga tao at mga bato. Nagbigay sa atin ng babala si Allah subhanahu wa ta'ala na ang magiging sanhi upang makapasok sa impyernong apoy ay ang mga kasalanan, paggawa ng iba't ibang uri ng kasalanan. Si Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ay kanyang sinabi, usulul khataya kulluha thalath. Ang mga saligan, mga ugat ng mga kasamaan, mga kasalanan, ang pinagmumulan nito na pangunahing saligan o ugat na pinag-uugatan ng mga kasalanan ay nasa tatlo. Ito ang tatlong saligan, ugat na pinag-uugatan ng mga kasalanan, kasamaan. Tatlo. Una, al-kibr, pagmamalabis, pagmamataas, pagyayabang. Pangalawa, al-hirs, ang kasakiman, pagsunod sa pansariling pagnanasa. Pangatlo, al-hasad, ang inggit. Ito ang tatlong ugat na pinagmumulan, tatlong saligan na pinagmumulan ng mga kasalanan. Una, ang kibr. At ito ang naging dahilan, naging sanhi na isinumpa si Iblis. Isinumpa si Iblis at nilabas siya ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa paraiso at siya isinumpa dahil sa kibr, pagmamayabang, pagmamataas at hindi niya pagsunod sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sinabi ni Allah? Wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Huwag mong ibalin ang iyong mukha habang kinakausap ang ibang tao bilang pamamaliit, panlalait sa kanila. At huwag kang maglakad sa kalupaan ng may pagmamayabang. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tunay na si Allah hindi niya minamahal ang mayabang, ang mapagmataas. Ang kibr ay hindi makakapasok sa paraiso. Kahit katiting na kibr na papaloob sa ating puso, kapag may kibr ang ating mga puso, malayo tayo sa habag at paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. La yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Hindi makakapasok sa paraiso, ika ng mahal na propeta, ang taong kahit katiting lamang sa puso niya ay merong kibr, hindi makakapasok sa paraiso. May nagtanong na sahabi, Ya Rasulullah, paano ang
isang lalaki o isang tao, minamabuti niyang pinapaganda niya ang kanyang damit, ang kanyang mukha, ang kanyang tsinelas, mapapabilang ba ito sa kibr? Sabi ng mahal na propeta, hindi. Hindi yan nasasaklaw ng kibr dahil si Allah ay minamahal niya ang kagandahan. Ang kagandahan ng ayos, ang kaayusan, ang kagandahan ng mukha, ang kagandahan. Subalit ang kibr, ang tunay na kaudiwa, kaulugan ng kibr, ay gamtul nas wa batarul haq, ang hindi pagtanggap sa katotohanan at panlalait, minamaliit ang mga tao. Yan ang tunay na kibr. Hindi pagtanggap sa katotohanan, hindi pagsunod sa mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagmamalaki. Hindi mo tinutugunan ang mga kautusan ni Allah. Katulad halimbawa ng pagsasala. Dahil nakakaramdam ka ng pride, kibr. Hindi mo tinatanggap ang mga payo ng mga scholar. Nagbibigibigyan ka. Hindi mo tinatanggap. Bagkus, nagkakaroon ka ng pride. Minamaliit mo ang mga tao, ang mga ulama. Yan ang kibr. Si Iblis, mga kapatid, tingnan nyo, siya ay sinumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa hindi niya pagsunod, kibr, sa isang sujud lamang, kautusang isang sujud, sinuway niya, nilabag niya ang kautusan ni Allah na siya ay sumujud kay Adam bilang pagmamayabang, pagmamataas, kibr. Hindi niya sinunod si Allah subhanahu wa ta'ala dahil lamang sa isang sujud at pinarusahan siya ni Allah. Siya ay sinumpa at mananahanan sa impyernong apoy ng habang buhay. Pinarusahan ni Allah dahil lamang sa isang kautusan na hindi niya pagsunod at paglabag. Nilabag niya si Allah sa isang sujud lamang. Paano kaya ang isang tao na nilalabag niya, sinusuway niya si Allah subhanahu wa ta'ala, sinusuway niya ang kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat araw na kung saan inuutusan tayo ni Allah na magsujud sa kanya mahigit 30 sujud sa pamamagitan ng pagsasala. Ilang sujud ang sinuway mo, nilabag mo, kapatid? Si Iblis, isang sujud lamang ang kanyang nilabag. Hindi niya sinunod si Allah subhanahu wa ta'ala sa isang sujud lamang. Ikaw kaya, paano mo? Paano ang kalagayan mo? Kung iyong nilalabag, sinusuway ang kautusan ni Allah na magsujud sa kanya, magsala sa kanya, ng mahigit 30 beses sa isang araw at gabi. Pangalawa, al-hirs, pangalawang ugat pinagmumulan ng mga kasalanan ay ang al-hirs, ang kasakiman, ang pagsunod sa sariling pagnanasa. Ito na higit na nagiging dahilan ng pagkasadlak sa kasalanan. Sinusunod ang pansariling pagnanasa. Lubos na pagmamahal sa makamamundong bagay, mga kinang ng mundo, nagagawa niyang lumabag, gumawa ng haram dahil lamang sa makamundong bagay. Anong sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? La yazalu kalbul kabir syaban fi ithnatain, hubbud din fi hubbi dunya wa tulil amal. Ang puso, ika ng mahal na propeta, ang puso ng isang matanda ay nananatiling bata sa dalawang bagay. Ang tao, kahit tumatanda siya, ay nananatiling bata ang puso niya sa dalawang bagay na ito, sabi ng mahal na propeta. Hubbi dunya wa tulil amal, ang pagmamahal sa mundo, ang pagmamahal sa kinang ng mundo, at ang haba ng pangarap
pag-asa. Nananatiling bata tayo dito kahit tayo ay tumatanda. Nananatiling bata ang ating mga puso. Kahit siya ay tumatanda, nandun pa rin ang pagmamahal sa puso niya sa makamundo bagay, sa mga kinang ng mundo. Nagagawa niyang lumabag kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil lamang sa kinang ng mundo. Yumayaman siya sa paraang haram. Kahit alam niya na ito'y haram. Ang kinikita niya ay mula sa haram. Kahit alam niya ay haram. Ay gumagawa rin pa rin siya, nagpapatuloy pa rin siya dahil sa katapangan ng paggawa ng kasalanan. Dahil sa pagmamahal sa makamundong bagay. Isang araw, mahal na propeta, gumulit siya ng maraming guhit. Nagbigay siya ng aral. At may mahabang guhit. At sabi niya, ito ang kanyang pag-aasam. Ito ang kanyang pagmamahal sa mundo. Fabay na mahuwa kadalik. Nananatili siya sa ganong kalagayan na puro makamundong bagay ang kanyang sinusunod hanggang sa dumating sa kanya ang kamatayan. At ito ang malapit na hugit. At ito ang kanyang kamatayan hanggang sa dumating sa kanya ay nasa puso pa rin niya ang mundo. Ang lubos na pagmamahal sa kinang ng mundo ang nagiging sanhi sa mga tao upang masadlak sa mga kasalanan, lumabag sa pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya anong sinabi ni Ali radiyallahu anhu? Inna akhwafa ma'akhafu alaykum itiba'ul hawa wa tulul amal. Ang lubos higit na pinangangambahan ko sa inyo, kinatatakuta ko sa inyo ay dalawa. Itiba'ul hawa wa tulul amal. Ang pagsunod sa pansariling pagnanasa at paghaba haba ng pangarap, pag-aasam sa mundo na ito. Ang maitiba'ul hawa fa innahu yasuddu 'anil haqq. Dahil ang pagsunod sa pansariling pagnanasa ay humahadlang sa katotohanan. Wa amma tulul amal fayusil akhirah. At ang haba, lubos na pag-aasam, pangarap sa mga mundong bagay ay nakakalimot sa kabilang buhay. Ang pagsunod sa pansariling pagnanasa at lubos na pagtangkilik sa mga makamundong bagay, nakakalimutan mo ang kabilang buhay. Irtahalatid dunya murdira wartahalatil akhirah mukbila. Ang mundo na ito, sabi ni Ali radiyallahu anhu, ay iiwan at ang mundo ay harap parating. At sa bawat isa ay may mga anak. Mga anak ng mundo at mga anak ng akhirah. Ibilang nyo ang inyong mga sarili na kabilang sa mga anak ng akhirah, kabilang buhay. Dahil ang mundo ay pansamantala lamang, ang tunay na buhay ang kabilang buhay sa araw ng paghukom. Yan ang tunay na buhay. Pangatlo, al-hasad. Ang ikatlong ugat sa ligan na pinagmumulan ng mga kasalanan ay ang hasad, inggit. Ito ay isa tayo sa sakit ng kamusliman, nakakarami. Hinahangad mo na maglaho ang kabutihan sa kapatid mo. O di kaya nasisiyahan ka sa kasawiyang palad kapag dumako sa iyong kapatid. Ito ang inggit, hasad, na tinataglay ng karamihan. Sumisira sa pagkakapatiran, sumisira sa pagkakaibigan, sumisira sa mag-asawa, sumisira sa mga kamag-anakan. Ito ang hasad. Nasisiyahan ka. Inaangad mo na mawala, maglaho sa kapatid mo ang kabutihan na kanyang tinataglay. O di kaya nalulungkot ka, nagagalit kapag may kabutihan nakakamtan ang iyong kapatid. O di kaya nasisiyahan ka
kapag ang kasawiang palad ay dumapo sa iyong kapatid, kapag ganito ang iyong kalagayan, tunay na mayroong inggit sa iyong puso. Dahil ang tunay na pagkakapatiran ay masaya ka sa kapatid mo kapag may dumarating na kabutihan, biyaya sa kanya at pinagdudua mo siya. Barakallahu fik. Pagpalain nawa. Pagpalain ka nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyaya ang pagpapala na iyong nakakamtan. Yan ang tunay, malinis ang puso. Iyakum wal hasad. Fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Iwasan ninyo ang inggit. Dahil tunay ng inggit ay tinutubok, sinisira niya ang mga mabubuting gawa ng katulad ng pagtubok ng apoy sa isang kahoy. Ganun kabilis. Huwag mong sayangin ang iyong mga mabubuting gawa dahil lamang sa inggit. Sinisira, pinapawalang bisa niya ang mga mabubuting nating gawa dahil lamang sa inggit. Bakit mo kinainggitan ang iyong kapatid sa mga biyaya pagpapala na kanyang kinakamtan, nakakamtan? Ito ay nagmumula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ay tinapos na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang makakamtan, magiging share ng isang tao dito sa mundo. Maaring may binigay siya sa kanya na wala sa iyo, subalit mayroon ka ding nakamtan na biyaya na maaring wala sa kanya. Maaring yung bagay na pinagkaloob sa kapatid mo ay hindi pinagkaloob sa'yo dahil yun na magiging sani upang ikaw ay malihis o di kayo masadlak sa kasalanan. Hindi sa'yo pinagkaloob niya mo dahil yun ang makakabuti sa'yo. Lagi tayong manali, magtiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gabayan nawa tayo ni Allah, patawarin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ilayon nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa tatlong saligan, ugat na pinag-uugatan ng mga kasalanan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ang hasad, mga kaibigan, mga kapatid, sabi ni Ibn Qayyim rahimahullah, wa huwa alladhi jarra'a 'ahdu bani Adam ala akhi. Ang hasad, inggit, ay siyang naging sanhi, nagtula sa isa sa mga anak ni Adan na si Qabil upang paslangin ang kanyang kapatid na si Habil. Dahil lamang sa inggit, hasad. Ganito kapanganib ang inggit na maaaring humantong dahil lamang sa hasad ay nakakayang patayin, paslangin ng isa ang kanyang kapatid. Kadugo mismo ng katulad na nangyari kay Qabil at Habil. Si Adan at Eva, Hawa, sila ang unang taong umiral dito sa mundo. Si Eva, Hawa, ay nagkataon na siya ay nanganganak. Kapag siya ay nanganganak, ay kambal. Siya ay nanganganak ng lalaki na may kakambal na babae. Kabilang dito si Qabil at si Habil, at meron silang kakambal na babae. Dumating ang oras na kailangan nilang mag-asawa. Sa syariah nila, partikular sa syariah nila, dahil sila lamang ang umiiral na tao, ay ang aasawain, pakakasalan ng lalaki, ay ang kakambal ng isa ng kanyang kapatid. Ito ang syariah nila, batas. Dahil sila lamang ang umiinal na tao dito sa mundo. Ang pakakasalan ng isa ay ang babae kapatid na kakambal ng isa niyang kapatid. Nagkataon na si Qabil o si Habil ay nasa itsurang kagandahan. Magandang lalaki si Habil. Inutos ni Adan
na ang pakakasalan mo kabila yung kapatid ni Habil. At si Habil ay pakakasalan din yung kapatid mo. Kapatid niya sa matres, isang beses lang iniluan. Hindi nagustuhan ni Habil ang desisyon ni Adan. Nainggit siya. Dahil ang kanyang kapatid na babae ay may kagandahan. Nainggit siya kay Habil. Hindi ako papayag. Tinanggihan niya. Hindi niya sinunod ang kautusan ni Adan. Ngayon, inutos sa kapahayagan, kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay inutos niya sa kanilang dalawa na mag-alay. Mag-alay sila para mapagtanto kung sinong tatanggapin. Inutos sa kanila na mag-alay at ilalagay sa tuktok ng mundo. At kapag tinupok, kinilamon ng apoy, ang isa, ibig sabihin yun ang tinanggap at masusunod ang kanyang kagustuhan. Sila'y nag-alay. Nag-alay si Habil ng pinakamaganda sa kanyang mga hayop. Si Habil ay inialay niya ang hindi maganda sa kanyang mga ari-arian. Tinanggap, nilamon, tinupok ng apoy ang inialay ni Habil. Sa makatuwid, palatandaan ang tinanggap na sadaka, pag-aalay, ay ang pag-inalay ni Habil. Nagkataon na hindi na naman si Habil. Sabi niya, papaslangin kita. Laaktulan na. Papatayin kita. Sabi ni Habil, kala innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Tunay ng tinatanggap lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang mga gawain ng taong tunay na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil sa hingkit, hasad, ay nagawa ni Habil na paslangin ang kanyang kapatid na si Habil dahil lamang sa hingkit. Ay pinaslang, pinatay niya ang kanyang kapatid na si Habil. Pagkaraan ay nagsisi si Habil. Pagkaraan ay nagsisi si Habil sa kanyang ginawa. Ganito ang hingkit, mga kaibigan, mga kapatid. Nakakayang patayin, paslangin ng isang taong kanyang kapatid dahil lamang sa inggit, hasad. Tayo ay magpakukob kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa masamang katangian na ito. Ibadallah, inna Allah amarakum bi amrin kad bada fihi.